Ayan, tutol po. Yun, nag-iisang tuldok na pula. Very nice to have them. Mga kapatid, punta tayo dito sa kabilang loop. Samahan nyo si Kuya Toy Beach nyo. Social dito, nakaya ano pa eh. Elevator pa eh. Fifth floor, tapos hagdanan. Sixth floor, tapos hagdanan uli. Eh, andito yung isang loop natin, yung mga pan-Taiwan. Yung ibibiyahe ng Taiwan. Yung mga stranded. Aba, wala kaming kinalaman dyan. Pero ano na, pinapainom na natin ng mga purga, saka mga konting supplement para pagdating sa quarantine okay na. Ito, okay tayo rito. Ito, paupahan ng amo ko to. Dalawang building, paupahan niya. Kabilang tuktok may kalapati. Dito may kalapati rin, mga kalapati. Ito nga yung mga stranded na mga ibon. Medyo popondohan natin pagkain ngayon kasi hindi papasok daw bukas yung kasama ko. Kawawa sila bukas, wala magpapakain sila. Kanila, ayun sila. Tayo, nako, naubos yung tubig. Oh no! Saan natin yung ilaw nila? Medyo nabitin yung tubig nila. Isang araw lang. Medyo kulang yung mga binigay. Wala sigurong pumasok kahapon eh. Linggo eh. Ayan sila mga kalapatid. So, hindi natin mabuti. Yun. Ang ganda na sila. Napurga na yan. Tapos nabigyan ko na nung mga ibang supplement. Bali, pagtas ng purga, may apat na klase pa. Mga powder tsaka tablet na tinutunaw sa tubig. Tsaka may liquid, yung parang oil. Ayan sila mga kalapatid. So. Stranded bird. Pero malapit na raw, sabi ng amo ko. Kala ko nga, bukas na eh. Ang schedule nitong dalhin sa quarantine. Nag-ano kami, nagkwa-quarantine yung yearly na nagdadala kami rin sa quarantine office. Hindi pa nagba-vlog si Kuya Toy Beach nyo. Maraming kaganapan na hindi pa nyo na panood sa vlog. Eh tapos ngayon pa ganito pa na medyo stranded ang mga kalapati kaya naiipon. Ayan sila mga kalapati. Hindi na natin lilinisin tong kulungan kasi kalilinis ko lang nung ano eh. Ang gagawin natin, magpapakain na lang tayo. Oo, medyo kinapos yung tubig nila. Tumba yung isa. Walang laman. Ito, papalitan to. Lalagyan natin. Titimplahan natin ito. Ito, ibibigay natin ngayon. Ito mga kalapatid, isang ganito lang sa pera natin sa Pilipinas, bali 4,500, one liter to eh, bali 4,500 to. Isang beses lang binibigay ito. Isang beses sa isang taon, kung ganitong klase. 5 ml, dito sa regillion, sa 1 liter, tapos 2 times. Nakapagbigay na ako nung ganito nung Sabado. So ngayon, Lunes, pang dalawang araw na nila. Hindi ko may rekomenda sa inyo mga kalapatid itong mga gamot na pinapainom ko dahil one eternity later. Baka wala rin tayo sa Pinas, may hirapan din kayo eh. Mas maganda pa, gumamit na lang kayo ng mga gamot natin dyan sa Pinas. Makaganda naman yung mga gamot natin dyan. Thank you.
Siyempre, gawang Pinoy na best. Gawang natin niya, panuwi sa Pinas. Ang gagawin ko rin mga gamot, di mo na gamot natin sa Pilipinas. Nas binipabot kasi dito. Pagpina lang ito eh. Kasi lahat sila eh, pati sa kabila. Maganda pang mag-alaga tayo ng kalapati sa Pinas, mga kalapatid. At least pag mag-alaga tayo, may uwi natin yung mga apat na linyada ni Amo. Eh, hindi masasayang siguro ang patuka natin, ha? At subok niya na itong apat na linya na ito. Pakita ko sa inyo, mga kalapatid, yung mga nasasayang na itlog dito sa mga hindi kasi breeder, eh. Pambenta. Yan yung itlog, oh. 1 week na naman na itlog to, mga kalapatid. Tapon. Halos tuloy-tuloy sila mga itlog, eh, oh. Sayang na naman to. Sayang. Kung binuway sana yan, di kalapati na naman yung mga yan. Bigay tayo ng patuka, mga kalapatid. Dapat papasok na yung mga yan. Bukas, wala ang pasok si Kuya Toy Beach nyo, kaya popondohan ko to kasi tumawag yung kasama ko, hindi lang siya papasok. Putang yun lang yan. Natin kumain, mga kalapatid, sa mga mamaya-maya, wala na itong mga to. Biyahe na sila. Sana naman para mabakante na to kasi dito ko ilalagay yung mga iuwi natin eh, na mga young bird, yung pambenta ng matanda. Nakikipagtawaran pa ako, mga kalapatid, huwag kayong mag-alala sa presyo. Hindi pa ako makapagbitaw kung magkano kasi tinatawaran ko pa yung amo ko para naman marami maka-avail sa atin ng linyada ng kalapati niya. At sinabi ko medyo mahirap ang sitwasyon natin ngayon dyan sa Pilipinas. Gagawa nga nitong lockdown, walang trabaho yung mga ibang tao. Kung pwede sana, kung may uwi sana itong mga young bird, medyo babaan niya naman ang presyo. Huwag niya igaya dun sa mga Chinese at saka mga Taiwanese na mga buyers niya. Kasi pag yung mga buyers niya talaga yung mga nakakilala sa kanya, mga bumibili, mga kalapatid, eh talagang mataas ang bigayan. Eh kung mga dinidig ako kay amo at bago lang tayo, saka ngayon pa lang natin susubukan yung linyada niya, eh medyo babaan niya muna ng konti yung presyo. Yung manggagaling dito, ha, pero pagka dyan na tayo magbibreed sa Pinas, eh kakausapin ko siya na total konti naman ang magiging gastusin na pag dyan, pag nandyan na sa Pinas sa mga ibon, medyo ibaba na ang presyo para naman makapag-avail yung mga ibang tao, yung mga ibang gustong sumubok nitong apat na linyada ni amo. Sa tingin ko, the best na sa kanya to. Ang dami kasing, ang dami niyang pinagpilian sa mga kalapati. Mga kalapati, yung mga old ring niya na mga nakikita ko rito. Maraming siya. May mga AU siya. May kung saan-saan galing yung mga kalapati niya. Ito lang ang talagang naiwan sa loop, tong apat na breed na to.
Eh, yung sinasabi ko sa inyo mga kalapatid, kailangan hindi nawawala yun. Grits. Dire-diretso lang. Ito siguro, kakasya na itong tubig nila hanggang Wednesday. Kasi kanina, isa lang ang nasa ed eh. So, kasya siguro yan. Halos isang araw lang naman ang pagitan. Yung pagkain sa ed. Pag sinipag yung matanda, magpapakain yun. Pero pagka medyo tamad, kaya binili niya na kanina na ponduhan ko raw. Eh, wala kasing papasok bukas eh. Kawawa naman itong mga alaga ko, magugutom sila. Kung hanggat maaari, ayaw kong magutom ng mga sablayan ng isang araw na hindi mapakain itong mga alaga. Ganun ako pagka nag-alaga, gusto ko. Nauuna pa nga minsan kumain sa akin to, hindi pa ako nag-aalmusal eh, nag-aalmusal na sila. Kaya nung sinabing di papasok yung kasama ko, parang gusto ko sumaglit para pakainin lang sila sana eh. Miski bisikletahin ko na. Ang problema, napakainit dito mga kalapatid. Sus, kung gaano kainit dyan sa Pinas, mas mainit dito. O dyan, sumilong lang tayo sa ilalim ng puno. Okay na dito, miski sumilong ka sa ilalim ng puno. Walang hangin, mainit talaga. O ito, yung mga stranded bird. Nakikita nyo na naman sila, oh. Meanwhile. Kalapatids. At marami po kasing nagtatanong sa kung ano nangyari dito sa isang kalapati rito na putol ang paa. So, hulihin ko at papakita ko sa inyo at kikwento ko po sa inyo kung ano nangyari. Ito po yung ano, yung putol ang paa. Yan, putol po yung paa niya. Pero itong pagkaputol ng paa nito, hindi po sadyang naputol to, kundi pinutol ko po to. Kasi po, itong hen na to, nung nagpapaikot po ako, nalimbas. So, tinangay po siya, nakitang-kita ko tinangay, kumo hindi ko nga po nabidyuhan. Pero hindi ko po alam na siya. Nung bumalik, ang dami pong sugat. After 2 days po, bumalik. Ang daming sugat. Bali yung paa. Oh no! So, ginagamot ko po siya, pero hindi na po maiduktong yung paa niya dahil balim-bali. So, nagdesisyon na ako na putulin. Kaya nandun yung ring number niya. Ano po siya? Isa po siyang Opel na breed. Ito po, oh. Maliit po siya na hen. Ito, para sabihin ko po sa inyo mga kalapatid, ito pong kalapatin to, nung gumaling na po siya at naka-recover, nung nagtotos kami ng amo ko, parati ko po itong sinasama, talagang umuwi hanggang sa 160 na 2 times kami nagtos doon, umuwi ito. So magandang ibon to. Minsan ang itlog na to eh, pero naawa nga ako kaya hindi ko na pinarisan. Dahil niya po, nag-iisa lang po yung paa niya. Yun po ang istorya po nitong ibon na to. Black checkered po na hen. Yan, iputol. Marami po kasi nagtatanong ng mga kalapatids natin kung ano nangyari dun sa paa niya. Yan, putol po. Ito siya, oh. Yan si putol na hen. Napakagaling na kalapati, miski saan training, bumabalik. Hindi lang po pwedeng isali sa race dahil nga wala po siyang serial number. Dahil naalis na po yung kanyang sing-sing. Pero yung sa kabila po, nandun yung color coding niya na kulay pula. Kaya alam ko po na siya ay isang Opel. O, hanggang dito na lang mga kalapati. Ito si Kuya Toy Bicho, nagpapaalam na naman. Maraming salamat sa mga nagsosubscribe sa aking YouTube channel. Huwag kayong magsasawa mga kalapatid. Ganun din si Kuya Toy Bicho, hindi rin ako magsasawa na mag-share sa inyo na mga kaganapan dito sa akin, dito sa pinagtatrabaho ko, dito sa akin loob. At pagka nag-quarantine na tayo, papakita ko sa inyo araw-araw na pagpunta ko roon para
makakita nyo naman kung gano'ng kahirap mag-uwi ng kalapati dyan sa Pilipinas. So hanggang dito na lang mga kalapatid, maraming maraming salamat sa suporta nyo. Mga idol, larigato! Salamat!